Huwag ka nang umiyak. Bago ang sarili niyang resurrection, tatlong beses munang nag-resurrect ng ibang tao si Jesus during his 3-year ministry. Pinakasikat siguro ito ang resurrection ni Lazarus na kapatid ni Martha at Mary. Pamilyar din ang marami sa resurrection ng daughter ng synagogue leader na si Jairus. Sa tatlong resurrection miracles na ginawa ni Jesus, ang miracle sa Luke 7, 11-17 yata ang pinaka-hindi familiar. Ito ay ang resurrection ng anak ng byuda sa Nain. Papasok pa lang si Jesus at ang kanyang disciples sa bayan ng Nain nang nakasalubong nila ang libing ng binata. Marahil ay nakita niya kung gaano katindi ang pag-iyak ng ina nito. Kaisa isang anak na lalaki kasi ng byuda ang namatay. Hindi binanggit sa Bible kung ilang taon ng byuda ang babae. Pero marahil ay sila na lang ng kanyang anak ang magkasama sa buhay. At ngayong pumanaw na ang binata, wala nang matitirang kakalinga sa kanyang ina. Sabi sa Luke 7:13, nahabag si Jesus nang makita niya ang ina ng namatay. Bago pa niya buhayin muli ang binata, he took the time para i-comfort muna ang namatayan. Huwag ka nang umiyak, sabi niya rito. And then, he performed his miracle of resurrection. Hindi niya basta-basta na lang binuhay ang patay and then moved on. Inuna muna niyang makiramay sa buhay na nagluluksa sa kanyang harapan. Hindi madaling mawala ng mahal sa buhay. Lagi itong may kasamang lungkot, sakit at luha. Sa panahong ganito, tandaan sana natin na okay lang umiyak na nakikita ni Jesus ang pagluluksa natin, na overflowing ang compassion sa kanyang puso at nariyan siya para damayan at i-comfort tayo. Let's pray. Jesus, salamat po dahil you understand my pain of loss. Tulungan mo ang puso ko na makahanap ng comfort sa iyo sa panahon ng pagluluksa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. May pinagluluksahan ka ba ngayon at kailangan mo ng kausap? Kung ikaw ay nakikinig sa ating Tanglaw app, i-click lang ang icon na chat with us para maka-chat ng live ang ating prayer counselors. Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina nang namatay. Kaya't sinabi niya rito, huwag ka nang umiyak. Luke 7:13. This is Peter Kairos saying, God enables you and I to be called saints by the sacrificial death of Jesus Christ on the cross.